Hello guys, good morning. May pupuntahan tayong isang breeder dito sa Aklan. Mga binibreed niya guys is mga goldfish. Bisitahin natin siya sa kanyang farm. Magra-rides tayo ng mga ilang kilometer ba? 20 something 20 kilometers from dito sa bahay. Bibisitahin natin siya para makita natin yung kanya mga breeding na goldfish, mga quality na goldfish niya. So ito naman guys yung aking farm. Yan po ang aking mini farm. Ayun po yung iba sa likod. Ayun. So gagawin natin guys, pupuntahan siya at bibisitahin at aanin natin yung mga kanyang binibreed na goldfish, mga quality na goldfish. Isa rin siyang ka-team ko sa dito sa Aklan. Ka-team ko rin siya. Yung team namin is Aklan Aquatics. Yan po ang aming team. So guys, samahan niyo ako sa aking biyahe papunta ng kanyang farm. Okay guys. Hi guys. Nandito tayo ngayon sa isang breeder ng goldfish. Ka-team din natin siya na Aklan Aquatic. I-share natin yung mga binibreed niya na quality ng mga goldfish. Ang pangalan ni Bro, ay si Nard Magno. Bro. Hello, kamusta sa inyong lahat at maligayang morning. At welcome sa maliit kong farm. Dito may mga diyan nakikita niyo mga beta nang sisimula tayo ulit, tapos dito yung mga grow out natin ng ng goldfish, tapos doon yung sa kabila din naman yung ibang setup, tapos may isa rooftop din na na mga molly na setup. Ngayon guys, yung mga kanyang mga nakuha ng mga awards sa ilang taon na to? From way back 2013-2014 na pagsali ng mga competition. Matagal na rin, no? Oo, matagal na. So ang natin bro, ganito, si-share natin yung mga natin sa pag-breed, paano i-breed ang mga goldfish at paano mag-selection ng mga magandang quality na goldfish at mga linyada ng mga goldfish mo ngayon bro, yun dito. Bale sa goldfish, sa breeding ko, mas prefer ko yung yung hand breeding kasi mas, para sa akin, mas madali. Sometimes it takes 10 minutes to breed pag hand breeding yung procedure mo at bilisan. Oo, ang procedure ko bago sila i-condition, natural breeding. Separate ko yung male sa female para ma-avoid yung yung accidental breeding para iwas stress din sa yung nangyari sa akin. Para iwas stress sa female.
Tapos after after 1 month to 2 months, doon condition na masyado yung ano, yung female ready to lay na, tapos yung male ready na din to ano, to scatter sperm para sa hand breeding natin. Then pagkadating ng afternoon, mga 4 p.m. nag-prepare ako ng isang tank. Preferably na akin is mga 24 by 12 na sizes ng tank, 15 gallons. Tapos so, yung guys, napadali lang na mga ano ni Go mag-donad. So part ng ano naman bro, yung paano yung hand breed yung ano natin? Sa hand breeding, pag di ba naka-separate na yung ano, di ba na-separate sila, sinasama ko sila pag hapon sa isang 24 by 12 bago yung tubig, mga 2 to 3 days na condition ng tubig with rock salt para condition yung ano, yung tubig iwas bacteria. Tapos pag dating ng 4 a.m. to 5 a.m. pag nakita ko naghahabulan sila, kinukuha ko na yung female at male. Tapos sinasabay kong piga yung tiyan nilang dalawa para pagpiga ko ng eggs, doon din magsuscatter yung sperm ng ano, ng male, para pag dapat sabay isasabay sila bro. Oh, isasabay press. Oh, isasabay sila pag press para didikit din yung kaagad yung sperm sa egg. Tapos pag isang press scatter, tapos isang press din sa kabilang ano din ng tank. Kasi kaya ginagawa ko, sinascatter ko. Separate ka tuwing magano. Hindi, sa ano lang, ibang direction lang ng ano, ibang posisyon lang ng ano, ibang part ng ano, ng tank. Para iwas molds, kasi pag nagka-molds yung isa, nakapatong yung isang egg. Patong-patong. Oh, damay-damay din, kaya dapat scatter din, may space sila sa kada isa. Sa kada isa. Para yung ano, malawak yung tank mo. Parang tinatawag natin ano, sa kahit sa eggs dapat may ano din, social distancing. para iwas COVID. iwas hawa. So ayun, tapos wait ako ng 2 to 3 days. After 24 hours makikita nyo na visible na yung mata ng ano, ng goldfish diyan sa itlog, may black spot na. Oh. 2 to 3 days. Then guys. Wrigglers, tapos pagdating ng 3 days to 4 days, pre-swim na sila, ready to feed na yung ano. First feeding is Artemia, yung baby brine shrimp natin, yung binibili natin na ano, pinapahatch natin yan. Pinapakain ko sila yan ng 1 week to 2 weeks para boost feeding. Pero pag may dap niya kayo moy na magna, mas maganda rin yun. Tapos after that, pag medyo malaki na at kaya nang kumain, at pwede na rin ng ano, ng floater na, eh, ano, pwede na rin ng ano, mosquito larvae, o sinatawag natin kiti-kiti. Tapos, may bisita. Tapos, pwede na rin, ano, chubipex, para boost feeding talaga. Mas the best yun. O, kasi ideal talaga sa oranda, habang bata pa, mataba na talaga, at yung likod niya, pahang na talaga. Jumbo size. O, para ma-attain natin yung sinasabi nating quality form ng oranda. Hindi malnourish. Oh. yung guys, yung mga sikreto ni Bro Nard sa kanya mga goldfish, kaya yung isa pa bro, yung selection ng ano natin, mga paano i-selection yung mga quality na ng goldfish. Pag first selection ko, sinaseparate ko yung ano, 'di ba, sa ano natin, common natin natawag sa goldfish, three tail. Pag may nakita kayong parang hindi dikit yung bultot, parang tatlo siya tingnan pag sa top view, separate nyo yon. Yung single tail, i-separate nyo, kal na yon. Pwede nyo pakain sa flower horn, pakain sa manok. Huwag nyo lang ibenta tapos sabihin quality, kasi mas maganda na quality over quantity. Yun, para na talaga sa goldfish. Oo, para hindi apektado yung market natin. Tapos, meron kasi nagbibenta, sasabihin quality, pero yung isda napakalayo sa quality na may hindi mo mention dyan kung kal na o. Kaya sa mga gusto mag keep ng goldfish, encourage kayo na mag research, humingi ng advice para iwas din mag ano, kasi sa pag-aalaga ng isda nag invest tayo ng pera eh, para din naman masayang yung pera, oras natin at tama, pagod tama. Kaya kung mag invest ka lang din naman dun ka na lang sa quality.
quality over quantity ang yun ang mga sikreto ng mga breeder. Di na kailangan yung hanapin mo pa kung ano yung pinanggalingan, basta nakita mo yung itsura ng isda. Oh. Sa pwede rin kayo tumingin sa mga Google, compare nyo yung form, kung malapit ba talaga sa ano. Search lang kayo Oranda dyan. Ano na, lalabas na kaagad mga show quality, mga grade A na Oranda. Compare nyo lang, matututo rin kayo at ano, research lang. Tapos ay join kayo sa mga group na nagbibigay ng tips. Dito may group tayo sa Aklan na Aklan Goldfish Club. Diyan ang pupost ako minsan ng mga tips sa breeding at ito bro, mga ano mo to, mga ano yan, grow out na to, no? Mga 3 weeks old na so guys, ito yung mga ano dito, mga babies pa. Oo. Mga for selection na. Ato, ilang weeks na to bro? Ano, 3 weeks na. For ano na, good for selection na sila. Ang lalaki na. Oo. Ano yan, boost feeding ng ano? Chubby pigs? Hindi na. Oo. Yung kasi yung the best pag may chubby pigs ka talaga. Oo. Number one. Protein at mataas yung fat content niya. Number one na ano talaga sa goldfish yung chubby pigs. Pero make sure na malinis yung chubby pigs nyo kasi may side effect din yan. Kasi galing yung chubby pigs sa dumi. Treat mo muna yung chubby pigs with overnight. Oh, overnight na running water. Yun lang, tapos ano na, goods na ipakain with tanga, lagyan nyo lang ng ano, ng rock salt. Ano yung selection? Bro, pwede natin makita yung mga breeders mo at saka yung mga ano mo dito, mga collection na at saka yung mga breeding mo. Pwede, tara, dito tayo guys. So guys, sisilipin natin yung mga breeder na Oranda ni Brunard. Tara guys! Tara! Ayun! Welcome sa swimming pool. Pwede na bro, magano? Maligo. Oh. Ito yung isa sa mga breeder ko. Yung from tricolor lines ko. Wow! At shout out pala kay Jitjit Sarabia sa pagpahiram ng ano, ng breeder na to. Good breeder to. Yun. Kano ang malaki? Male yan bro, female? Female. At ito rin yung isa sa mga bagong breeder ko, yung ano, Ryokin. Bro, yung ano pala, paano i-identify yung male tsaka female? Bale yung male, makita mo sa pictoral. Sa pictoral fin nila, parang may spot. Ayan o, yung parang, kung tingnan nyo, parang lagari. Ayun. Yan yung male. At isang indication din na male siya, yung ano niya, yung kwet niya, parang ano, papasok. Papasok yung ano, kasi yung hindi. Female palabas. Bilog. Oo. Ganyan o, mag ano, identify ng ano, ng male. Sa female naman. Ganito lang. Ano, kaliko yan bro, no? Kaliko Ryokin. Wala siyang visible spot. Tapos, minsan, pag piniga mo yung ano, yung chan niya, may ano, lalabas na eggs minsan yan. Ito wala lumalabas. Kasi, ano na, last week lang na, ano, na-breed. Pero ito, female na, ano to, Ryokin. Ganda. Tapos, ito yung iba kong breeding na, the first batch na pinahiram sa akin na material. Ito yung isa, 5 months old. Wow, red, white. 5 months old, pero ano na to, naglilay na ng egg. Ay, ganda. Ayun, ano, puro niya. Tapos yung, ano na, good wind growth na siya. 5 months yan, bro? Oo. Pero ito mag, ano, selection ng, ano, Oranda. Yung pag, form. Pag yung form niya, pag, as in, balance yung curve, balance yung curve sa likod, dito rin sa chan niya, tapos may, ano siya, good wind growth, tapos yung ano niya, yung tail niya, as in, ano, yung patayo, hindi yung
hindi yung hapay. Oh, hindi yung palubog, yung ano niya, tapos dapat yung tail niya ganito. Hindi yung single tail. Tapos minsan dapat ano, yung single anal para maganda tingnan. Ito okay din siya kasi nasa ano siya, nasa center naman siya yung anal. At ano to, for ano to, good breeding ano na to, material. At bali yun lang yung idea pag ano, pag selection ng ano, oranda. Sa mag-selection kayo ng breeder na oranda, yun ang ano, mga common na idea na maibibigay ko sa inyo. At dito rin yung isang kapatid niya, red and white. So yun guys, may marami kayong matutunan sa pagbibreeding ng goldfish. Ito na yung isang ano niya, kapatid. Yan, red and white. Ganda. Tapos yung latest. Ano yun, bro? Female din? Oo, oh, female yan, bro. Tapos yung pakita ko sa inyo yung parents ng ano, ng para sa ano, yung female na parent para sa broad contest natin. Sige bro, pasilip nga. Yung guys, magpapa-grow out contest si Bonard by September siguro yung ano labas. September yung ano, bro? September yung pinaplano naming date ng ano, ng picking. Ito yung isa sa mga breeder ko. Wow. Bale, galing to sa panda pero hindi lang siya nag ano, nag-molt. Pero panda lang siya. Oh, panda lines. Pero pag may tiwala ka talaga sa jeans, lalabas at lalabas talaga, maganda talaga. Kasi sa ako sa breeding, more on ano ako eh. More on tracing yung ano, yung jeans. Nahanap talaga. Oo. Ayan, good form naman siya. Pero good na siya talaga pang ano, breeding material. Ano tawag dito eh, bronze. Karamihan sa panda na bumabalik sa ganyan eh. Oo, oh, bumabalik. Pag nag-mature. Pero minsan may masiselect ka talaga maganda sa mga panda. Katulad nung napalabas, makakapalabas ka din ng ano, ng tricolor yung isa akin bro, may lumabas doon na ano eh, panda eh. White oh, yung katawan. Pero yung sa ulo hindi nag-black, black yung tail lang yung ano. Para ano yan eh, iba-iba rin kasi pattern ng pag ano nila. Ng pagtubo ng kanilang kulay, minsan depende sa pagkain. Minsan dapat ano eh, with good sunlight din, nakakatulong din yung ano, yung sunlight. Tapos sa morning kailangan maarawan. Oh, importante din yung ano, water quality talaga. Oh, yung good pa, filtration. Yung pa yung isa. Oh, yung filtration ko na to is hindi pa nga ano, hindi pa tapos. Ano lang to, pang temporary. Oh, temporary lang para may ano lang, temporary forever. Oh. Papasensya niyo muna, pangit pa setup. Wala pang budget eh. So ayun, dito rin tayo sa ano, mag-grow out. So yan guys, so dami. Ilang weeks na bro? Nasa ano na? Nasa 2 weeks na yan. Kaso maliliit pa eh. Hindi kasi nag-grow out. Ano lang ako sa space. Pag na ano to, na separate, ayos na to. Oh, lalaki talaga yan. Dami. Oh. Almost 1,000 yata ya. Oh. Pa yung natira dyan? Dami, puno. Oo. Hindi lang makita yung iba kasi ano, bronze. Grabe guys, puno. Puno tong pan isang ano na to. Oo. Oh. Pakita ko sa inyo yung ano. Isang bucket. Ayan. Ay, guys. Dami. Dami yan guys. Yan. Kaso hindi pa to na ano eh, na selection. Molted na yung iba mo. Oo, dadaan pa yan ng ano, mahabang proseso. Ng first, second, third selection. Yan bro, ano dyan? Dito rin yung ano, sa ano to eh, sa red and white ng mga breeding. Ano, oo. Dito, marami rin dito. Puno rin. Wow. Puno rin. Dami. Dito is mga naselected ko na ano.
na 3 weeks old na oranda from ano, from tricolor line cross ano, Kaliko. Ayun. Eh pakitaan ko kayo ng ano, ng sample. Ganda nito, bro. Oh, mga nag-molt na 'yan. Yan. Tricolor na. No, mag-try. Hindi pa, parang ano siya, more on ano, Kaliko. Kaliko talaga. Yung ano. Ano bro, kinaiba ng Kaliko sa tricolor? Parang yung tricolor is more on ano siya, pattern ano, na parang black na may red, tapos ano, white na, yung Kaliko kasi parang ano siya, kung familiar kayo sa AOC na ano, parang wash. Oh, parang kali, parang yung Kaliko familiar siya sa ano, sa AOC na beta. Kung nagbibeta rin kayo, magiging familiar kayo diyan kasi yung kulay niya halo-halo. Mm. Para may minsan may black, may slightly brown, may karamihan, minsan may karamihan pa silang tinatawag. Karamihan sa kanila para may choco, no. Oh, parang ganyan. Tapos minsan yung iba may ano, may light na ano, pagka puti, parang cellophane yung ano. Oh, okay. Kulay na may ano, black spots. Yung sample niya, no, Kaliko 'yan, di ba? Oh, Kaliko bago tong dala eh. Para pang breeding material. Silip mo bro yung ano, yung Kaliko. Ayan yung Kaliko. Bale ano to eh, Kaliko Ryokin na ano, broad tail. Para masunod na ano, breeding material. Ganda. Ganda na humpback. Oo, mga high back yan. At salamat sa ano, nag ano rin, nagpahiram ng ano, breeder. Salamat sa tiwala. Hindi ko na mention yung ano, yung name. Secret daw eh. Ayan. Ano yan guys, abangan natin yung pangalan, lalabas din yan. dito yung ano, ibang breeding. Ang dami na ano guys. Punong-puno. Ito bro, walang naman. Wala pa. Ano yan? Condition, pinapondition ko yung tubig. Pang ano, preparation. Oo. Dito yung ibang breeding, yung ano. Ito pala. Oo, oh, dyan ba? May mga grow up, dyan yung ano, Kaliko Randa. Nasa almost 200 pieces dito eh. Dito na pan. At dito yung ano, Kaliko Ryokin. Wow. Na breeding. Yung kanina bro? Oo, oh, yung kanina, yung malaki na yon, yung pina-identify ko yung male at saka female. Sila yung ano, parents. Grabe po na po. Dito mo lang pinahats? Oo, oh, dito ko sila ano, breed, tapos dito din sila nag-hatch. Counting lang yung nag-hatch kasi yung male isa lang kasi parang mahina na mag-ano, mag-produce ng sperm. Pero goods pa rin naman yung ano, hatching niya. Dadaan pa rin naman yung ano yan, ang selection ng calling ng ano, hanggang sa select the best and ano, call the rest na lang. At yun lang para sa ano, sa goldfish na tips. So, yun guys. Sana may mapulutan kayong ano guys, mga konting kaalaman sa ating master breeder by Ginard Magno. So yun guys, yung kanyang farm, nakita nyo guys. Investment talaga guys pag nag-goldfish tayo. Hindi lang talaga pang ano lang na hobby. Hobby na kumikita pa. Kumikita ka sa parang masaya ka. Habi na kumikita pa. Salamat nga pala sa lahat ng sumusuporta sa upcoming show namin at sa mga nag-PM sa akin na magsusponsor. Maraming salamat po at yun lang. Thank you. So guys, nandito pa guys, silipin natin yung kanyang mga ito guys, mga selected na to guys, mga selected. Mga selection na to guys. Mga selection. Ito guys, sample ng ano, ang itsura nila. Ayan. Oh, mga Kaliko. Kaliko randa to guys. Dito yung iba, mga bronze. Mga selected na ano, good form. Mga Kaliko, yung ano, yung angle ng tail. Baby pa lang yan. Oo. 3 weeks old. May
may na-shovel na yung form. At so guys, ito pala yung mga achievement ni Bernard. Ayan. Nagsimula kasi kami sa ano sa clown pag-show ng mga clown mga beta. Sa ayan beta. Yung isang trophy na glass from ano yan sa ano? Kagayan. Hindi sa Mindanao na show, yung sa international show. Yung way back 2014, yung solo, yung ano one entry one boss. Yung tapos yung itong isa sa ano to eh sa local show lang namin dito sa Aklan, yung Super Red HMPK ko. Tapos dito na yung ibang trophy, alo-alo na yun from national to ano local, from Gapi to Beta, tapos may flower horn niya, kunti lang sa flower horn. Ito bro, yung si Coco mo, ideal ba to sa mga ano natin? Oh, recommended din to sa ano sa goldfish yung si Coco kasi good protein na good protein at ano good din yung ano yung ash. Ibig sabihin ng ano ng ash percentage niya yung ano pag good yung ash percentage niya, ibig sabihin yan yung pag-absorb ng protein ng ano ng katawan ng isda, tinutulungan niya yung ano para for easy digest nutrition distribution kumbaga. Tapos ano, ito lang ko din advice, pag nakakita kayo ng ano pellets na mataas yung protein pero mababa yung ash niya, slow din yung ano yung development ng ano ng kailan bro katawan. yung ash nasa 7 ay yung 12 parang ano yan, parang humahabol siya sa ano sa mag-count sa protein. Oh, humahabol sa taas ng ano din ng protein. Okay. Parang timbang sila ng ano ng protein tsaka ash. At yung fiber tumutulong siya sa ano for good digestion. At abangan niyo rin yung upcoming namin na gagawin na fish food na made in Aklan. Made here in ano in Mabilo, Calibo, Aklan. At ano talaga, made in Aklan talaga, maging ano tayo, wow. Maging proudly Aklano na sa gawa natin mga local na ano, local na isda, tapos local na fish food natin na quality rin yung ano, gagawin namin kasi bago man namin ilabas yan, ititesting din namin muna namin sa isda namin kung maganda talaga, at pag maganda kinalabasan, ayun, distribute na namin at hopefully by that show magpapa-freebies kami ng gawa naming feeds for goldfish, for beta, for guppy at sa ano, mga lahat na ng ornamental fish pwede na. At 'yun lang. So, 'yun guys. Nakuha niyo na guys yung mga sikretong binigay ni Bernard. Ayan po ang kanyang mga achievement. Ayan so yan guys. Bro, hawakan mo bro. Ikaw na rin maging cameraman muna. May isa shout out na ako. Guys, maraming salamat kay Bernard sa kanyang pagpabisita ngayon sa kanyang farm. At shout out pala kay Broil Minyes bro. Gawa ka na ng maraming t-shirt dyan para sa ating show na upcoming show natin. At sa lahat ng mga nagbibreed ng mga isda dito sa Aklan, guys, suportahan natin ang local breeding natin. Saka huwag natin bagsak guys yung mga presyo na ating mga isda. Kawawa naman yung mga nagbibreed. At saka huwag tayo guys mag sabihin natin na galing import. Tutusin guys, lahat ng isda natin dito sa Pilipinas, lahat yan ay import na. Wala na halos na galing dito sa atin. Kumbaga lahat yan import. So, ang ano nila natin is yung quality ng isda. Hindi na yung sinasabing import, kahit saan naman yan import. Yung inaan natin yung quality. Kahit naman sabihin mo na import yan eh, yung isda mo, kahit import yan at hindi naman quality, useless din yun. So, dapat kailangan quality talaga ang titignan natin. So guys, maraming salamat. Okay.